morning, Kuya! Good morning, mga kasangbahay! Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa scars o peklat. Ang scar po o peklat ay isang marka sanhi ng gumaling na sugat. Iba-iba po ang klase ng peklat. Ito po ay may kinalaman sa kung ano po ang namana natin sa ating mga magulang. Kaya sinasabi ang scars may genetic predisposition yan. Okay? So para malaman natin habang lumalaki tayo, pwede nating nakikita kung paano mag-form ng scar ang ating mga magulang. Dalawang klase po o dalawang paraan kung paano mo makikita kung anong uri ng peklat ang meron ng isang tao, no? So makikita natin based po from pigmentation, ibig sabihin sa kulay, no? So kung kunyari ang kulay natin ay ganito kayumanggi, may mapapansin ka yung iba, mas maputi ang kulay ng peklat nila pag nagkaroon sila ng sugat. Meron naman pong iba, mas dark or mas maitim kumpara dun sa kanilang complexion. Ang tawag po dun sa classification na yun ay based from pigmentation po. Okay, dun naman po sa isang klase, sa isang grupo, meron naman po based dun po sa collagen deposition na tinatawag. Tayo po ay pagka nagkakaroon ng sugat, tayo po ay nag-heal, no? Nagkakaroon po yan ng formation ng collagen. Ngayon, meron pong mas malalim. Ibig sabihin, kulang po ang pag-form nila ng collagen tuwing sila ay magkakasugat. Kaya nagkakaroon po sila ng tinatawag na atrophic scar o yung pong mga lubog. Ito po ay commonly nakikita dun sa mga, yung mga nag-acne po, no? Na pagtanda nila, ang nahalata po ay yung may mga mas malalim po o medyo nagbubutas po ng kaunti sa kanilang mga pisngi, no? Nakikita sa miski po sa ilalim din ng sa may kanilang baba or dito sa may gilid po ng ilong. Yan po ay common na papansin dyan. Okay, meron din naman pong mga nagpo-form ng atrophic scar pagkagaling po sa mga pisa, di ba nagkakaroon po yan ng lalim. Doon naman po sa mas nakaangat o ibig sabihin mas nasobrahan na naman po yung formation ng collagen, dalawang klase rin po yon. May tinatawag na hypertrophic scar, okay? O ito po yung nakaangat po yung peklat, pero confined po siya dun sa boundary po ng sugat, no? Now, yun naman pong keloid, nakaangat na po siya, pero lumampas pa po siya dun sa border ng sugat. Ngayon, paano naman po tinitreat ang mga peklat? Kasi syempre alam natin, meron itong aesthetic implications, lalo na kung dun po sa mga exposed areas nakikita. Naku, kailangan talaga natin magpunta sa dermatologist. Kasi po, may ipinilalagay kaming solution para po medyo ma-irritate ng kaunti. Magpo-form siya ng panibagong pigment. Hindi po yan advisable na gagawin po sa bahay, okay? Meron naman po yung hyperpigmented scar, okay, o yung mas dark po. Yan po pag meron kayong mga whitening creams, whitening agents na nakikita. But of course, sana yung FDA approved, no? Yan po ay nagla-lighten naman. Now, paano naman po yung mga treatment para dun sa mga scars na based po dun sa collagen deposition, no? Na, like for example, yung atrophic scar, yung malalim. Pag malalim, nakukulang yan sa collagen. So, kailangan mag-stimulate po ng collagenesis. At ito po ay pwedeng gawin via, okay, so yung isa po, dermal roller. Or yun po, yan po ay isang gadget or isang ginagamit po namin sa derma clinic na napakarami pong needles, no? Nagbubukas po dyan ng pores around mga 2,000 to 3,000 times po, no? Ang mga rolling yan. Tapos, magkakaroon po yun ng sugat dun sa dermal layer ng balat at magpo-form po ng collagen eventually. Yan po ay hindi advisable na gawin sa inyong bahay kasi po dapat po yan ay aseptic technique, no? Hindi po pwede na basta gagawin at kasi meron pong a chance of secondary bacterial infection at baka mas magkaroon po ng hindi magandang condition, okay, ang pasyente. Okay, next would be yung CO2 laser po na tinatawag. Commonly po yung tinatawag yun ng fractional CO2 laser. Yan po, nagde-deliver po yan ng light, no? Eventually, nagkakause po yan ng sugat dun din po sa dermis, no? Yan po yung deep layer ng skin. And then, magpo-form din po siya ng collagen. Usually po, itong process na to ginagawa po at least every 3 weeks po, no? At 3-week interval. Kasi alam po natin na ang wound healing process happens at least 3 weeks po. Now, paano naman po yung mga nakaangat like yung pong hypertrophic scar at saka ang keloid? Ang hypertrophic scar po, actually kahit wala kang gawin, eventually po mag-resolve naman yan. Now, kung nababagalan, pwede po magpunta sa derma at usually may ini-inject po dyan na triamcinolone acetonide. Depende po yan sa timpla na gagawin ng inyong dermatologist, no? Pag po sa keloid, medyo mas matigas po ang ulan yan, very stubborn po. So, but kahit po ang keloid ay na-incur, kahit nung kabataan nyo po, kaya pa po yung i-improve, no? So basically, may ini-inject po, depende, triamcinolone acetonide o kaya mag-growth factor inhibitors. Minsan po, cryosurgery ginagawa din. Depende po sa kung gaano pong ka-severe ang inyong keloid. Sana po mga kasambahay, kayo po ay may natutunan sa ating diskusyon ngayong umaga. Muli ito po si Dr. Sara Barba Cabudil para sa Usapang Pangkalusugan.